kaya mong ayusin ang bike sa sarili mo, ikaw ang gagawa nun. So, ang nangyari po, ang asawa ko po, ang hobby po niya ay mag-restore ng mga motorcycle. Yun po ang ibig sabihin ng restoration. Ang lumang bike ay papaguhin mo, ayusin mo mula sa loob-looban hanggang sa labas ng sasakyan. Yun po ang restoration. Kaya yun po ang reason kaya ako nandito ngayon. Nandito na po kami ngayon sa highway dahil po ang story po ng video ko ngayon ay about restoration. Kagabi po kasi sabi ng asawa ko, busy po ang asawa ko, sabi niya sa akin, samahan ko daw siya ngayon. Pupunta po kami ng Tokyo, part of Tokyo. Dahil po may kausap siya, nabibilin daw niya ang bike. Yung bike na yun ay luma na. Dahil yung bike na yun ay kapareho din po ng model ng bike, isa sa bike ng asawa ko. So yun po ang aming destination ngayon. Bibili niya yung bike, nagkita po sila sa YouTube yata o sa nag-google lang po yata silang dalawa. Hindi ko po alam, ngayon ko lang din nalaman eh. So pupuntahan po namin yung sasakyan para pick upin. Kaya nandito po ngayon sa truck. Jajan! Sa mga may hobby ng restoration, makaka-relate po kayo rito mga kabebe ko sa story ko ngayon. Sa mga hobby nyo ay mga boat or bike o kaya mga kung anong mga sasakyan ng mga gusto ninyo, ang asawa ko po ay manya. Tawag po doon ay talagang hilig talaga niya ang mga sasakyan. Siya po talaga ang gumagawa pag may sira ang sasakyan. Kaya niya hong gawin yun, bibili lang mo siya ng parts, hahanapin niya kung anong parts yun. So ngayon po, yung bike niya, isang bike, sa isa sa bike niya na gusto niyang ayusin ngayon, nasa mood niya, depende sa mood niya, nakita niya po, ginugil niya, kung yung merong isang tao na may-ari ng sasakyan na pareho niya, ay pupuntahan namin ngayon dahil yung sasakyan na yon, yung parts na yon, nandun po sa sasakyan ng may-ari na yon para ilipat naman po sa sasakyan niya. Pero sabi niya sa akin kagabi, pag nakita daw niya yung bike na bibili niya, maaari daw kung marunong ka at nakakaintindi kang mag-ayos ng mga sasakyan, kagaya niya, kaya daw niya ayusin yun. Basta bibili lang daw siya ng parts. Kaya lang nga po, kung bibili ka ng parts ng sasakyan, by parts lang, ay talagang mahal po. Kaya, ang style po ng asawa ko, mas mura po kung bibili mo ng buong sasakyan. Pero kung ikaw ay magaling magkalikot ng sasakyan, kaya mo rin siyang yung sasakyan na bibili mo luma, kaya mo rin siyang i-restore uli. Kaya bali magiging dalawa ang sasakyan mo. Either na yung sasakyan na bibili mo ay ililipat mo yung parts sa sasakyan mo, or pangalawa, or ikaw na rin ang mag-aayos ng sasakyan na binili mo, kaya magiging dalawa yung sasakyan mo. Kaya hindi pa ho namin alam kung anong itsura ng sasakyan na pipikapin namin dahil sa picture niya lang nakita. Okay? Concentrate sa pinag-uusapan natin.
gumamit ng sasakyan ng iba. Kung kayo ho ay manghihiram ng sasakyan, pag binalik niyo po yung sasakyan, dapat ho imantan niyo ho yung gasoline. I-full tank niyo, ibig ko sabihin. Dahil po yun ang tamang etiquette. Pag manghihiram ka ng sasakyan at ibabalik mo sa may-ari, dapat po yung gasoline yun ay i-full tank mo. Yun po ang tama. Kaya sa mga nakaka-relate, kung manghihiram kayo ng sasakyan, tandaan nyo ha, huwag nyong ibabalik ang sasakyan ng walang gasolina, ng hindi full tank, dahil po baka hindi na kayo makaulit at hindi na kayo pahiramin ng may-ari. Okay? Turo po yan eh, baby ko. Yan po ang turo ng asawa ko sa akin. Kaya tinuturo ko po sa inyo para po sa susunod, makaulit kayo sa mga hihiraman nyo. Okay? Kahit nanay nyo pa yan, tatay nyo pa yan, kapatid nyo pa yan, or sino man yan, basta nang hiram kayo, ibabalik nyo at pupunuin nyo ang gasoline. Okay? It's a must. Ari pala ng bike ay meron sariling shop. Tinanong ko kung pwedeng videohan, ang sabi niya hindi daw pwede. Okay? So, lumayo ako sa shop niya kasi bawal ho 'yun eh. Pag sinabi ng owner na hindi pwede, hindi pwede. Follow the rules, okay? Thank you.
po mga kabebe ko, pag may hobby ka talaga, kailangan mo mag-sacrifice. Pero hindi mo mararamdaman ang hirap kasi masaya ka sa ginagawa mo. Okay? Ang asawa ko po ganyan. So, lagi ko lang sinusuportahan kung ano mga gusto niya. Katulad ngayon, support-support lang. Masaya siya kahit nahihirapan kasi ito talaga ang nagpapasaya sa kanya yung mga ganito. About sa motorbike, sa sasakyan, lahat ng bike. May mga halos karamihan ho, marami siyang mga collection ng bike. Kaya marami akong tax na binabayaran, okay? Yun ang mga hilig niya ho, mag-restore, magkalikot ng mga sasakyan. Kaya ito ho, meron ho siyang ganyang kaparehong sasakyan sa bahay. Ewan ko kung anong gagawin niya ngayon, plano niya dyan, okay? Mas mura ho kasi kung bibili ka ng bike na kapareho ng bike mo kaysa sa bibili ka ng parts na paisa-isa, mas mahal ho yun. Mura ho pag ganito, okay? Mas makakarelate ho sa mga taong talagang may mga hobby na ganito, okay? Na-share lang mga kabebe ko, okay? Ang asawa ko pumasok pa sa loob ng shop. Nakipag-chika-chika pa sa mga kapareho niyang mahilig din sa bike, okay? Ito naman si wife. Siyempre, hintay-hintay na lang ako rito, video-video, support-support. Habang naghihintay sa asawa ko, magbi-video na lang ako, okay? Ay, nako. Thank you for watching mga kabebe ko. Nakauwi na kami. Yan po ang bike. So, ready na sa susunod na edition. Okay? Thank you for watching mga kabebe ko. Abangan na lang natin mga kabebe ko kung ano na ang mangyayari sa bike na ito. Okay? For the meantime, thank you for watching. Mission accomplished.